kung saan kaya dalhin ang pag-ibig ng isang tao. Lumaki siyang mapagmahal at mabait na bata. Masipag siyang mag-aral at sadyang matalino. Kaya likas sa kanya ang maging masunurin sa batas at ulirang miyembro ng lipunan. Kaya hindi akalain ng lahat nang siya ay nakagawa ng krimen sa ngalan ng pag-ibig. Mga kaibigan, siya ay si Edgar Iñigo at ito ang kanyang kwento. Tunghayan po natin. Mare, para ka naman sa inaanak ko. Sige pare, kapag-share na rin tayo. Picture, yan. Umiyak na. Mige, balik mo na sa nanay. Ito, kunin mo na. Oo, ayan. Oo, sige. Ay pare, salamat nga pala sa pagpunta sa binyag na anak ko ah. Hindi naman talaga namin palalampasin to pare. O kayo pare, wala ba kayong balak magpakasal na ni Kumare? Matagal na rin kayo ah. Ayaw nyo nun, di ba? Magkakaroon na kayo ng sarili ng anak. O nga naman pare, para naman magkaroon kayo ng baby next year. Huwag nyo mamadaliin yan. Malapit na. Pag-graduate na pag-graduate namin. Gagawin din namin yan. Sa ngayon eh, pag-aaral muna priority namin. Pare, sunod na lang ako. Sige, pare. Suzette, may problema ba? Kanina ka pa sa binyag kalinik, ha? Bakit? May nasabi ba ako? Edgar, I'm sorry. Buntis ako, Edgar. Sorry. Hindi ka magalit. Bakit ako magagalit? Pero ang babata pa natin, Edgar. At kasi na mama at papa. Baka magalit sila. Baka kung anong gawin nila pag nalaman nila ang lagay ko. Suzette, huwag ka mag-alala. Mahal kita. Ikaw. Ito ang magiging anak natin. Kahit ano pa sabihin nila, ang importante nagmamahalan tayong dalawa. Magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Magkakaroon tayo ng isang masayang pamilya. Lalaki natin ang maayos sa magiging anak natin. Ha? Eh, bakit pa naman gusto pabenta to, pare? Di ba may sentimental value to? Sabi mo nga, di ba? Kailangan ko lang talaga ng pera ngayon. That's a girlfriend mo, no? Oo. Buntis si Suzette, pare. Magkapakasal lang sana kami. Bata mo pa, tol. Takasan mo na lang yan. Hindi pwede. Ano ba? Mahal na mahal ko si Suzette. Pati ako lumaki yung magiging anak ko na walang kinikilala ng ama. Alam ko pakiramdam mo. Ayoko maranasan yung magiging anak ko. Huwag mo nang benta ito, pare. Ikaw na rin nagsabi. May sentimental value sa ito. Isa pa, hindi rin man ganun kataas ang value yan eh. Baba lang yan.
Kaya mo, huwag ka nakarakit ako maming gabi. Pautangin na lang ito. Salamat, Tol. Papanood na ako, may lakad pa kami ni Susie. Oh, salamat, pare. Edgar! Edgar, tumakas lang ako sa amin. Ano nangyayari? Nalaman na sa bahay na buntis ako. Nagalit sa akin si Papa. Gusto niya ipalaglag ang bata. Hindi po pwede yun. Matatakot ako, Edgar. Ayoko mawala ang anak natin. Hindi mawala sa atin ang anak natin, Suzette. Hindi ko hahayaan. Gagawa ako ng paraan. Bigyan mo lang ng konting oras. Hahanap ako ng pera. Pupunta tayo Manila. Tatakas tayo. Hindi mawala ang anak natin sa atin. Tandaan mo yan, Suzette. Susuot mo to. Habang suot mo to, hindi tayo magkakahiwalay. Utol, kumusta? Tensya na, Tol, ha? Palpak-rakit ngayon, eh. Pare, kahit konti lang. Alam mo, Tol, kung gusto ng magulang ng girlfriend mo palagi yung anak nyo, palaglag mo na lang, hayaan mo sila! Pare, kaysa masira kinabukasan mo. Ang ganda-ganda pa naman lagi na mo sa pag-aaral niyo. Tsaka na, mag-aaral ka na lang, pare. Hindi pwede, pare. Hindi ko pwede hayaan yun. Sige, salamat na lang. Tol. Pwede. Sige. Bet na lang, ah. May alam ako, racket. Kung gusto mo, bigay ko sa'yo. Ano? Illegal yan, di ba? Eh, illegal nga to. Pero, solve lahat ng problema mo dito, pare. Pag-isip ka. Sige, pag-isipan ko. Anong ginagawa mo dito? Sir, pwede ko ba makausap ang anak ninyo? Toy, mabuti pang malis ka na rito sa pamamahay ko, ha? Bago mag-init ang ulo ko sa'yo. Sir, pakinggan niyo po ako. Malinis pong intensyon ko sa anak ninyo. Handa po kong pasalan siya! Sino may sabi sa'yo gusto kong ipakasal sa'yo, anak ko? Nagkamali na misa si Suzette. Hindi ko siya ipakakasal sa'yo. Pa! Suzette! Hello? Hello, Edgar? Suzette! Edgar, kailangan natin magkita bukas. Sa park. Edgar, itakas mo na ako. Bakit?
Ano nangyayari? Kasi gusto nila ipalaglag ang anak natin. Huh? Edgar, huwag mo itong hayaang mangyari, please. Maghihintay ako, okay? Alas 10 ng gabi. Sige. Okay, sige na. Bye-bye. Teka, Suzette! Suzette! Lari, may ka na? Tol, kailangan ko tulong mo. Pare, wala na akong pagpipilian. Kailangan matakos ko na Suzette kung di mawala sa amin anak namin. Pare, kailangan ko na kumapit sa patalim. Tatanggapin ko ni Rakit ang binibigay mo sa akin. Alam ni Edgar sa sarili niya na mali ang kanyang gagawin para lang mailigtas ang anak na nasa sinapupunan ng babaeng pinakamamahal. Pero ito lang ang tanging solusyon na naisip niya. Pag alas 10 ng gabi, nilalabas silang benta ng grocery at sinasakay sa isang owner. Nakalagay ang pera sa isang bag. Mabilis lang hold upin yung toll. Pag idalim yan, solve na lahat ng problema mo. Madadala mo na sa Manila si Suzette. Hindi kita sasaktan. Nahuli nyo. Dapat talaga sa mga taong ganyan, nabubulok sa kulungan. Edgar! Miss, kilala nyo yung hold-up na to? Anong ginawa mo? Umalis ka na dito. Iwan mo muna ako. Bakit ka nila tinatawag na hold-up? Hindi ba ako narinig? Ha? Umalis ka na! Alis! Nagsampan na ng kaso ang inuldap mo.
Pangsamantala, abang linilitis ang kaso mo, magsama-sama kayo ng mga lokong yan. Dahil ilan taong kaso na ito? Hold up. Di 15 years. Brad, kung ano yung isipin yan, sama-sama tayo sa impyerno. Masarap sa impyerno. Oo nga. Brad, diyosi ka ba dyan? Kampor naman. Hey, Lilo! May dalawa! Ayokong paalisan na mama at papa. Pero nagpumilit ako para lang makita ka. Dapat hindi ka na nagbalik dito. Bakit mo kasi ginawa yun, Edgar? Bakit ka nang hold up? Natakot ako, Suzette. Natakot ako mawala sa atin ang anak natin. Ayoko may walay sa'yo. Tahan na. Makakasama yan sa lagay mo. Ano na mangyayari sa atin ngayon? Kapapaano na tayo? Magkakahiwalay na ba tayo? Hindi. Hindi ko hayaan mangyari yun. Makikiusap ako dun sa nagsampa ng kaso sa akin. Magmamakaawa ako na iatras na niya. Bakit ganito? Nung una siya na mama at papa. Ngayon naman ito. Natatakot ako, Edgar. Huwag ka matakot, Suzette. Nandito ako para sa'yo. Basta mamako ka sa akin. Nagagawin mo lahat para protektahan ang anak natin. Huwag mo kaya sakpan nila ang anak natin, Suzette. Suot mo yung kwintas na binigay ko sa'yo. Parang nasa tabi mo lang ako. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita, Suzette. Mahal na mahal kita. Kahit papilit nagsumamo at nakiusap si Edgar, naiatras ang kaso niya, ay isinampa pa rin ito ng kabilang kampo, kaya natuloy ang paglipat sa kanya sa City Jail. Sige! Dali sa portugin na to! Ayoko nang magdala ako dito! Sige dito! Sir, upo sir! Aling bang? Sir, upo! Labas! At sino naman to? Edgar Enyego po. Bakit ka sumagot? Ikaw ba tinatanong ko? Hoy! Dito, hindi ka magsasalita hanggat hindi ko sinasabing magsalita ka! Ha? Sanay na ako makakita ng mga katulad mo eh. Walang kwentang tao. Mga patapon ng buhay. Habang dinidinig ang kaso mo, ako ang Diyos mo. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Hindi ka magtatanong, tatago ka lang. At oras mang gulo ka. Hindi ako magdadalawang isip. Ihatid ka sa hukay mo. Maliwanag! Bahala sa kanya. Gawin na niyo ang gusto niyong gawin sa kanya. Okay, sir. Teka, saan ka pupunta?
Hoy! Maghubad ka nga! Bakit? Madami ka pala tanong eh! Ang sabi ko, maghubad ka! Hubad! Mayor dito. Ako ang pinaka-boss ng Cell 6. Okay, kumain ka na. Panis nga lang. Hoy! Huwag mo sabihin dito ka, Pepesto! Baka gusto mo patayin kita! Nagkaintindihan tayo, ha? Huwag mo masyado pag-iisipan yung mga nangyayari sa'yo dito. Ganyan talaga yung mga yan. Lalo na bagong salta ka. Hindi magtatagal magiging kaibigan mo rin yung mga yan. O si Juancho. Libre yan. Problema ba yan? Pwede pa. Mapapanis pa lang. Sige na, kainin mo na yan. Kaysa magutom ka. O, sige, pumasok na kayo lahat! Bilis, bilis, bilis! Sige, sige, sige! O, yun ba dyan, no? Siksikan, ha? Sigarina lang kami. Oh, sige. Kayo magtatagal, ha? Opo. Botol. Hindi ako nag-iwasi. O, di ayos. Meron pa ako. Ano ba kaso mo? Hold up. Mag-alam pala, eh. Ako nga, rape, eh. Pero... hindi ko ginawa. Yung nobya ko nagsampa nung kaso laban sa akin kasi pinilit ng tatay niya. Ayaw sa akin na mo ako eh. Kaya yun, habang hindi tapos yung kaso, mabubulok ako dito. Ilang taon ko na dito? Sandali pa lang, 2 taon pa lang. Mabagal sistema dito, tol. Wala tayong papiyansa. Magtitiis tayo sa loob. Ano ka makakatagal dito, pare? Ako nga, 2 linggo pa lang ako dito. Halos mabaliw na ako, eh. Alam mo, simple lang tikli dyan, eh. Iniisip ko, nasa dagat ako, nasa barko. Parang seaman ba? O kaya, minsan, iniisip ko, may kontrata ako sa Saudi. Yun nga lang, paglaya ako, wala naman akong pera. Di ba, eh? Isipin ko na lang na hold up ako. Teka. Baka ikaw yung humold up sa akin. Hindi, ang totoo niyan. Ang nagpapatagalan sa akin dito, yung pag-asa na balang araw, makakalaya din naman ako. Makakasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Ikaw, may naghihintay ba sa'yo sa labas? Girlfriend. Buntis nga siya ngayon. Kaya pinipilit ko makalaya, tol. Kung lumalaki yung anak ko na nawalang ama. Alam ko pakiramdam nun, pare. Gusto ko habang tumatanda siya, katabi niya ako. Ayos ka pala maging tatay.
habang patuloy na nakikipaglaban si Edgar sa loob ng kulungan, may sariling laban din na hinaharap si Suzette. Suzette, kamusta ka na? Bakit parang mabutla ka? I'm sorry, Edgar. Patawarin mo ako. Hindi. Sabihin mo sa akin, hindi mo ginawa yun. Wala na akong laban, Edgar. Pinagtulungan nila ako. Ang magulang ko. Wala ka sa labas para ipagtanggol ako. Bakit? Bakit ka pumayag? Akala mo ba madali sa akin ang ginawa ko? Anak ko rin yun, Edgar. Nasa sinapupunan ko yun. Pero nag-iisa lang ako sa laban na to. Pinatay ko ang sarili kong anak. Hindi madali yun, Edgar. Gabi-gabi, binabangungot ako. Sinisisi ako ng anak ko. Sinusumpatan niya ako. Bakit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon para mamuhay? Kasalanan ko ito. Hindi sana ako nakulong, sana naitakas kita. Hindi na importante ngayon. Importante. Nandito ka. Nandito tayo para sa isa't isa. May kailangan ka pang malaman, Edgar. Aalis na ako mamayang gabi. Pagpapatuloy ko ng pag-aaral ko sa Maynila. Pero hindi kita kakalimutan. Susulatan kita lagi. At isang araw, paglaya mo, magsasama tayo. Pangako mo sa akin. Pangako mo sa akin, nahihintayin mo ako. Hintayin kita, Edgar. Magiging rehab officer mo, Augusto Maseda. Pag may kailangan ka, sabi mo lang sa akin, ha? Opo, sir. Sige, iwanan mo kita. Ni Minsay, hindi nabawasan ang pagmamahal ni Edgar kay Suzette. Kahit pa nang mapilitang itong ipalaglag ang kanilang anak. Dahil na rin sa kagustuhan ng mga magulang nito. Sa halip, pinanghawakan ni Edgar ang pangako ng dalaga. Nahihintayin siya hanggang sa kanyang paglaya. Kaya't tiniis niya ang pait at pasakit sa loob ng rehas.
lalo na't alam niyang dala rin ito ng kanyang kasalanang ginawa. Umasa na lang siyang may hangganan din ito. At sa dulo, magsasama rin sila ng babaeng pinakamamahal niya. Bakit tumigil ka magtrabaho? Gusto mo mabartolin, ha? Hoy, sa susunod tumigil ka magtrabaho, tutuluyan kita. Maliwanag! Malupit talaga yan si Warden. Pagpasok ko pa lang dito, ganyan na yan. Hindi mo lang masisi, wala kasing kasama sa buhay. Balita dito, iniwan niya ng anak niya. Hindi namin alam kung bakit. Siguro hindi na rin siya kayang tiisin. Sungit kasi. Tol, wala pa ba? Ano ka ba naman, Edgar? Darating na yun, huwag ka mag-alala. Parang hindi ka nakikinig sa kinuwento ko eh. Nandiyan sa taba, oh. Ayan, baka meron. Oo. Oo, saan yan? Oo. Hindi naman mapapakali niya. Francisco, suwerte, oh. Oo. Oh. Ay, bata. May sulat ka. Oo. Oh. Sa siyota mo. Ano sabi sa'yo? Oo. Hindi mo ba sinasa loob nandun ka? Dali. Ako na bahala dyan. Salamat, Tol. Sige, Tol. Ako naman. Sulat ni Suzette kay Edgar ang nagbigay dahilan para tiisin ng binata ang mapait na buhay sa loob ng kulungan. Tarantado ka! Susunod ka sa pasaran ko, ha? Wala ka pa kasi! Mayor, pero tama na. Wala naman laban sa inyo yan, eh. Sinabigay sa'yo ng karapatang makialam dito, ha? Wala naman traso sa inyo yung tao, eh. Kung gusto nyo maghiganti sa dating gumulpi sa inyo, yun ang hanapin ninyo. Dali na nga natin sa klinik to. Yan ba? Simula rito! Ha? Sino? Ganon, ha? Walang gustong umamin? Pwes, dalawang araw kayong walang rason! Kayo lahat! Ako po. Lumipas ang dalawang taon at wala pa rin nangyari sa kaso ni Edgar. Tila naging mabagal ang pagdaan ng mga araw para sa kanya. Lalo na nang dumalang din ang pagdating ng mga sulat na tanging nagbibigay pag-asa sa kanya. Tol, wala akong sulat? Wala eh. Akin to eh. Kosa nga ako? Wala na eh. Wala ka rin. Kosa ako, wala. Tal. Ilang buwan na hindi sumusulat si Suzette, Juancho? Ang dami ko ng sulat na pinapadala sa kanya, hindi pa rin sumasagot. Baka kung ano na nangyari doon. Baka naman ayaw lang talaga sumagot. Gusto mong palabasin, Tol? Hindi, relax ka lang.
Ganyan talaga istorya dito sa loob. Pag bagong pasok ka, nandiyan silang lahat. Lahat ng kamag-anak mo, kaibigan mo, pati kasintahan mo. Tapos isa-isang magsasawa. Natigil sa pagdalaw. Hindi nasusulat. Kaso hindi mo sila masisisi. Andun sila sa labas eh. Ikaw, andito ka lang sa loob. Iba si Suzette, pare. Nangako siya sa akin. Hindi niya ako makakalimutan. Ano sabi nila, Tony? Negative pa rin, Edgar. Ayaw pa rin nilang iurong ang kaso laban sa'yo. Binigyan ba yung sulat ko? Kailangan ko makalabas dito, Atorny. I'm doing my best, Edgar. Kaya lang, nasa kanilang desisyon. At hanggang hindi nila inuurong ang kaso laban sa'yo, hindi ka makakalabas dito. Hindi mo naman ginagawa trabaho mo eh! Pasensya na kayo, Atorny. Hindi ko sinasadya. Lumipas ang buwan, ngunit wala pa rin balita si Edgar tungkol kay Suzette. Hanggang sa... Ito na ba yung anak ko, pare? Laki na, no? Oo nga eh. Kaka-birthday lang yan. Sana sinilaki na siya ng anak. Gar, sinadya kita dito kasi may kailangan akong ibalita sa'yo. Huwag ka sana magugulat. Tungkol ba yan kay Suzette? Nasa ayos lang ba ang lagay niya? Nagkasakit ba siya na aksidente? Hindi. Maayos naman ang lagay niya. Nasaan na siya ngayon? Pare, gusto ko siya makausap. Pare, kaya hindi na siya nakakasulat sa'yo kasi nag-asawa na siya. Dali yun, Pancho. Isang araw, mawawala na lang siya. Tapos malalaman ko na may asawa na pala siya. Asan yung pinagsamahan namin? Asan yung mga pangako niya sa akin? Intindihin mo rin siya, Edgar. Kung mahirap mag-isa rito sa loob, mahirap din mag-isa sa labas. Siya ang dahilan kung ba't ako nakakulong dito na parang aso. Siya ang dahilan kung ba't ako nakagawa ng masama. Tapos ito gaganti niya sa akin. Kasalanan ko sa kanya. Wala kang naging kasalanan sa kanya, pare. Pero nandyan na yan. Siguro, kailangan tanggapin mo na yung katotohanan. Kailangan magsimula ka muli. Kalimutan mo si Suzette.
paano. Tila bumagsak ang buong mundo ni Edgar nang malamang ikinasal na si Suzette. Pakiramdam niya, wala nang patutunguhan ang lahat ng sakripisyo at pagtitiis niya sa loob ng kulungan. Tila nawalan na rin ang dahilan para hintayin niya ang araw ng kanyang paglaya na inaasahan niyang magiging katapusan ng kanyang paghihirap. Sa pagkawala ni Suzette sa kanyang buhay, tila nagsisimula pa lang ang kalbaryo para kay Edgar. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon at isang taong tutulong sa kanya. May maitutulong ba ako sa'yo? Eh, Warden, gusto ko lang sanang ipakita sa inyo to eh. File ho yan ang isa sa mga detainees natin. Excellent record ho. Ang taas sa NCE, 99+. Tsaka, Dean's Lister yan. Warden, kaya lang naman napilitang magnakaw yung bata dahil sa babaeng minamahal niya eh. Tsaka hinahadlangan pa sila ng mga magulang nila. Sisira ang buhay niya dahil sa isang pagkakamali. Bakit, sir? Ano katagal ka na rito? Tagal-tagal na rin po. Sanay ka na sa buhay dito, ano? May mga kaibigan ka na rito. Eh, kamusta naman ang tingin mo sa lagay ng mga tao dito? Bakit naman po ako, sir, ang tinatanong ninyo? Bakit? Hindi ka ba pwedeng tanungin? Eh, kung sa opinion ko, sir, sayang naman po yung iba dito. Kung iba patapon, eh, may ibang pwede pang pakinabangan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, mayroon ka bang gustong ayusin sa pamamalakad dito? Marami po. Tulad? Sana po mawala na ang dahas sa sistema. Sana po mabigyan ng opportunity sa mga preso. Bakit pa? Mga preso nga eh. Kaya nga sila nandito dahil may mga kasalanan na ginawa. Pero tao lang naman tayo, hindi ba, sir? Nagkakamali. Dapat di natin husgahan ng mga tao dahil sa isang pagkakamali. Dapat tulungan natin sila kung paano sila makakabangon muli. Sa paghihimok ng Warden at ni Augusto Maceda, ibinaling ni Edgar ang kanyang oras, lakas at talino sa mga pagbabagong nais niyang maisakatuparan sa kulungan. At hindi nagtagal, nawala ang karahasan at nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng bilangguan. Sir, tinitingnan ko. Okay lang yan. Anak ko yan, nasa litrato. Maganda po siya, sir. Siya na lang pamilya ko. Magmula nang namatay ang asawa ko. Isang araw, umibig siya sa isang lalaking hindi ko naman gusto. Pilit ko silang pinaghihiwalay. Hanggat lumaya siya. Hindi na kami nagkita mula nun. Nagsisisi ako. Bakit ako hindi nakinig sa anak ko? Ngayon huli na ang lahat. Alam mo, araw hindi ko maintindihan ang anak ko eh. Pero mula nung malamang ko ang tungkol sa'yo,
naintindihan ko na siya. Minsan pala, pag umiibig ka sa isang tao, gagawin mo lahat para sa kanya. Warden, bakit po? May magandang balita kami para sa'yo. Nakausap na namin yung nagsampa ng kaso sa'yo at pumayag sila na ibaba ang kaso mo sa simple theft lang. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, laya ka na. Matapos ang 5 taong pumamalagi sa loob ng kulungan, nakalaya rin si Edgar. At hindi nagtagal, sa tulong ng Amerikanang naging kaibigan niya, nakabalik siya sa kanyang pag-aaral upang ipagpatuloy ang naudlot niyang pagkukolehiyo. Naging usap-usapan ang kanyang pinagdaanan, marami ang humanga sa kanyang katatagan. At marami ding preso ang nabuhayan ng pag-asa na hindi lahat ng nasa piitan habang buhay na makukulong. Isang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari nang maimbitahan siyang lumabas sa programang Mel and Joey ng GMA7. At dahil sa interview na ito, ay muling nakipagkita sa kanya ang isang taong minsang naging dahilan para makagawa siya ng isang krimen. Kumusta ka na? Ayos lang. Ikaw? Ayos lang. Hindi ako pwede magtagal. Hihintay na kasi ako na. Ako rin. Ngayon, Ron, may pa. Edgar, I'm sorry. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Dahil patagal na kita napatawad. Makita kong umiiyak. Mabuti pa. Kwentuhan mo na lang ako tungkol sa pamilya mo. Ang asawa ko. May dalawa na kaming anak. Masaya kami, Edgar. Pangod ko ang kaligayahan niya. Anak, pamilya,
niya. Edgar, I'm very proud of you. And I want to congratulate you. Included ka ulit sa Dean's List this year. Congratulations. Thank you, sir. Keep up the good work. Paasahan ko yan, ha? Bawalan na ako sa'yo. Okay. Wow. Congratulations, ha? Sir, ano ginagawa niyo dito? Kanina pa kita hinahanap. Gusto ko kasi, personal kitang imbitahin sa kasal ng anak ko. Nakita niyo na anak niya? Oo, at nag-aayos na kami. Ba, hindi ka maaaring mawala sa kasal ng anak ko, ha? Alam mo, Edgar, isang bagay na naituro mo sa akin. Pwedeng madapa ang tao. Pero hindi naman habang buhay na nakadapa na lang tayo. Because life gives us second chances. Ang importante, alam natin kung paano hawakan ito. Ano, Edgar, kamusta ka na? Huli tayo nagkita noong first episode ng Mel and Joey, di ba, last year? Opo, Tita Mel. Aha, nag-aaral ka pa ngayon. Pinagpatuloy pa, mo yung civil engineering mo. Yes, ilan taon pa ba yun? Ilan taon pa ba akong magtapos? 2 years pa ba. Walang-wala ka nang dinadala ng pag-ibig kay Suset. Wala niya. Hindi ko rin po masabi, pero kasi po, ano yung first life ko po kasi sa kaya. Handa ka naman umibig ulit. Siguro pag dumating yung tamang pagkakataon, Tita Mel. May mga ambisyon ka pa ba muna na gusto mong marating? Maraming po, Tita Mel. Siyempre, una po, makatapos ng pag-aaral. Tapos, okay. Inisip po talagang sunod-sunod na po yung pagtapos nun. Darating na po ang lahat. Tapos, siyempre po, yung medyo may edad na rin tayo, siguro po darating panahon talagang kailangan magpamilya na rin. Anong pagbabago sa pagkatao mo ang iyong naranasan sa loob ng kulungan ng 5 taon na yun? Alam po, maraming bagay po ang matututunan natin sa loob na hindi natin maaaring matutunan sa labas. Yeah. Unang-una po sa attitude po, sa pag-ugali, pagtitimpi, pagpapasensya. Bakit yun ang matututunan mo? Hindi pwedeng ipilit mo yung gusto mo sa kanila, siyempre, meron po ako susunod na patakaran. Para sa'yo, Edgar, sa pagkatao mo, ano yung pinakamahirap na dinanas mo sa loob? Nabalitaan ko po na yung girlfriend ko, nag-asawa na. Po, napakasakit para sa akin kasi nga, siyempre siya yung lahat-lahat sa akin, tapos siya pong iniisip ko na walang araw siya maghihintay sa akin paglaya ko. Ano yung nagbigay sa'yo ng ganun klaseng inspirasyon? Kasi po nung una po medyo dinidiscriminate ako ng mga magulang niya kasi nga po wala akong natapos. Mm-hmm. Parang isa rin po yung sama ng tulak sa akin para magprosige na makalabas at makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Para pag dumating ang panahon, may maputunayan ako sa kanila. Edgar, merong kasabihan eh, na pag ikaw daw ay umibig, huwag daw puro puso ang gamitin mo. Nung una po hindi ko naisip yun. Siguro pwedeng message sa mga kabataan na huwag nating pairalin yung puso. Kahit po gano'y pagmamahal natin sa isang tao, dapat gagamitin pa rin po natin yung reason natin. Eh, kamusta naman ang mga magulang mo? Kapatid mo? Sa nangyari niyo sa'yo? Ando po yung support nila kahit po minsan-minsan lang dumalaw, pero hindi lang po nakikita yung support lang sa pagdalaw eh. Ano ngayon ang mensahe mo o masasabi mo doon sa mga tao na hanggang ngayon eh, patuloy pa rin gumagawa ng hindi tama, hindi maganda? Sa lahat ng mga tao na gumagawa ng hindi maganda, tigilan nila. Kahit anong pagsubok at dumating sa atin, kahit gano'ng kahirap, napatunayan ko po sa sarili ko na dapat pag tayong gagawa nalabag sa batas. Darating ang panahon, mag-engineer ng tawag ko sa'yo. Siguro, pag dumating yung time na yun, talagang maging isa sa mga fulfillment ng mga pangarap ko. Edgar, napakaganda mong halimbawa.
Congratulations sa'yo. At kami dito sa Magpakailanman, we wish you all the luck. Talagang pagka-engineer ka na, pagbigay alam mo sa amin, ha? Apo, Tita Mel. Tita Mel, maraming salamat po. Unang-una po sa'yo sa Magpakailanman. Sa lahat po ng staff na napakabait po sa akin. GMA po. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin para maibahagi ko po yung buhay ko sa iba para maging magsilbing inspirasyon po sa kanila, mag-isang halimbawa. Basta po sa complainant ko na talaga po nagpatawad po sa akin, utang ko po sa kanila yung pangalawang pagkakataon na to. Maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinakaitan ng tulong. Tatanungin ko po na utang na loob habang buhay ito. At sa kay J.O.T. Augusto Maceda, siya po nagbigay ng break sa akin. Siya po ang tumulong. Siya po ang nagbumuli ng panibago kong buhay. Gusto ko rin magpasalamat sa mag-asawang ebanghelista, Dr. Oscar and Susan Ebanghelista, na tumulong po sa kaso ko at hanggang ngayon patuloy pa rin sumusuporta. At sa lahat po ng mga kabrads ko sa Alpha Sigma Pi, maraming salamat po sa pagtitiwala na ibigay niyo sa akin. Dahil po sa inyo, naibalik ko yung tiwala ko sa aking sarili. Nakakita po ako ng panibagong kapatiran, panibagong mga kaibigan. Tulad ni Edgar, marami na sa atin ang minsan nang nagkamali at naligaw ng landas. Pero hanggang marunong tayong magsisi at magtuwid ng ating pagkakamali, hindi tayo pagkakaita ng isa pang pagkakataon para itama ang lahat at makapagsimulang muli. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Nitong aking puso, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang inig natin ay awitin ko. Sana